U-belt eh. So, tinitingnan din doon, aside from the sales, ang pinakatitingnan nila to keep ba yung ano, yung dami din ng tao na nag-o-office. So, medyo sa dami ng tao, medyo delicates tayo dyan. Ah. Pero wala naman, wala pa namang balita kasi I think ang Ormoc ata. Kasi Katarman Leyte ang iyan ni Apps Janet eh, sabi niya. Yun ang sabi niya. Nakahabol ba kayo bro? Tawag ito ng promo? Perhaps. Hello Darren. Mga, ng mga promo? Nakahabol ba kayo? Kami apps? Ah. Yes apps. Yes apps. Okay, good. Jacob kayo? May ano kami apps? Ipapasok pa lang na. Konti lang naman na step ko. Upgrades? Oh, more or less nasa ano lang ako. 12 points. Okay. Ganito, nagkaroon, mag-ano na ako, magsisimula na ako kasi actually yung meeting natin, sudden siya, tapos meron lang din sana ako na gustong i-update sa inyo. So para maibaba nyo rin siya sa mga members ninyo, or should I say makapag-add up ng hype sa members. So last time, sinama ko sila Jam, no? At saka si Darren. Siguro Jacob and Darren, tawagan mo na lang si Jo Marie for this update. So anyway, last time, yes, sir. nag-meeting ang mga F-clubs. So parang doon sinabi yung magiging update ng company. So expectant kami na ganun yung magkakaroon ng major update. Pero wala namang binagsak during that time, di ba Darren? Wala eh. Nakabot ka ba doon, bro? Na-kick out ka ata eh. Nakamute ka, gagi. Ano, bro? Hello. Ano? Nilaban ko, pasok lang ako ng pasok. Ayaw talaga. Tos. Sabi ko, sayang naman yung ano, yung good news daw, as may good news. Eh, feeling ko na bad trip ata si Serasam dun sa mga M-Club dun na parang antok-antok. Ayun. Hindi, Sabi ko, pero ano, wala sayang. gaano, bro. Actually, bro, yung kabuuan, wala gaan. Oh. Bali, ang tawag nito, parang alam ko lang na may mga major update na mangyayari sa company kasi nga, syempre, higit dekada na tayo eh. So, parang kailangan na natin na talagang mag-improve. So, ang pinaka na pag-usapan lang during the M Club is mas naging okay nga daw yung naging admin ngayon o yung ginagawang effort ngayon ng tatlo, Richmond, Sir Sam, and RS. Kasi sa yung tatlong yun, nagkaayos-ayos na. Kasi yung tatlong yan, medyo nagkaroon yan ng personal issues with each other eh, on the past na pandemic. So, ngayon, parang sa lahat ng mga nakakaalam, parang ang sinasabi lang naging okay na sila. So medyo mas magiging maganda yung takbo. At mapansin mo rin sa main office, yung tatlo, madalas na nasa opisina. So ngayon, ang magiging update natin, kaya sabi ko kailangan ko kayong patawag kasi hindi ko alam kung nababalitaan niya rin. Pero sa ugali ninyo, feeling ko hindi naman kinakabalita. So, na mga ang tingin, so ngayon, in Manila kasi, ganito siya. This coming June, magkakaroon na ng major announcement ng Front Row wherein 50% ang magiging change ng kumpanya. So, number one, magbabago ang mga products natin. So, ang products natin, actually hindi naman sinabi, pero nakita ko kasi sa FDA. O sa FDA ngayon, pag chinek niyo yung website, yung Lux White, lahat ng products natin ngayon may incorporate na ng glutathione. So example, Lux Slim, parang Lux White Slim, Lux White Renew, parang ganun yung mga
So may mga tas ang magiging products natin is, 'di ba, ano tawag nito? 60 capsules tayo. So sa naging usapan namin last time, medyo mas magiging malaki yung changes kasi even yung paglalagyan, gagawin siyang international. So parang ang sinasabi nga, malaki Kirkland yung ano, yung laki. So mas lalaki yung capsules. Tapos mas lalaki yung paglalagyan. And magkakaroon tayo ng mga bagong products, eh magtatanggal din tayo ng mga produkto. So that, hindi pa siya masyadong na-disclose. Pero aside from that is, yung front row din, magkakaroon tayo ng major change even the pangalan. So, di ba, ang pangalan natin is parang, di ba, ibabalik tayo. Di ba, dati makulay yung ano natin, Generation Front Row. Parang Gen Z, di ba? Ngayon, babaguhin siya. Ibabalik siya ulit sa black and red kasi yan naman talaga ang motif ng front row. Pero instead of front row, ang bali-balita dito sa amin is papalitan siya, gagawin siyang Lux White na yung pangalan. Oo, so para pagpasok sa company. So, sinasabi ko yan kasi that would be on June. So, ibig sabihin, alam naman natin, if there are changes, hindi lahat ng tao are able to adapt. Diba? Kahit gano'ng kaganda yung good news. So, kaya sabi ko, gusto ko na mabusinahan kayo on what's gonna happen. Kasi, nasabi na sa amin to last March na magkakaroon nga daw ng magbabago na yung repackaging natin, magbabago na natin. Ang ano natin, ang packages natin. So, ano siya eh, 50% almost yung mangyayari pagbabago. So, kaya kailangan natin maging ready. Kaya yung naging motive ng buong meeting namin was more of kailangan na ihanda niyo yung sarili nito. Kasi kung kumbaga hindi po pwede na may blessing pero sabi nga ni Ups Richmond dun eh, ang opportunity daw may mukha. Yung mukha na yon may yung buhok daw na sa harap. So kapag yan dumaan, kailangan nakaready kang saluhin siya sa bunutan. Kasi kapag yan nakalagpas sa'yo, kalbo yung likod. So hindi mo na siya mahahawakan. So kaya napaka-importante daw na nakaposisyon lahat na maayos na in terms of sa grupo, di ba? And tayo rin, makabalik din tayo ng example ng pag-i-invite, di ba? Pag-build ulit. Kasi maaabutan ninyo yung panahon namin. Kasi nung panahon namin, yung front row, kahit diretso gamitin mo yung pangalan, wala ganong makakaalam. So, alam mo yun, wala ganong may alam. Kahit nga FR nga lang, wala pa ganong may alam. Pero ngayon kasi, kahit gumamit ka ng FR, Gen Z FR, medyo marami nakakaalam. In other words, saturated yung market. Di ba? So, ngayon, darating tayo ulit sa era wherein panibago ulit yung mangyayari with front row. So, sinasabi ko yon kasi kailangan ninyong maibaba sa mga members ninyo na kailangan dalian nila. Kailangan dalian natin lahat bago pa masaturate ulit yung market. Now na pinabango ulit yung bagong pangalan, parang way back 2013, 2014. Now na ganun ulit yung ginagawa nila, pinapabango, eh kailangan sumabay tayo. Kumbaga tayo yung pinakamaunang makapagpa-grow ng network. So ako personally, nagbaback to inviting talaga ako. Nakikita yun nila, Noemi. Nasa planting season ako ulit. And kasi sabi ko sa isip ko, kailangan masanay na ako ngayon pa lang na nagre-recruit ko. So sa inyo, ako din, nang nasabihin ko lang din sa inyo, pag binaba nito sa members ninyo, yung sense of urgency, kasi June na to guys eh. Sa June na i-implement yan. So, of course, there will be new endorsers and also, I'd like to may mga new endorsers tayong kukunin. And ganito, isa rin kaya gusto kayo ipatawag kasi
regarding sa rally Front Row this November, walang magiging rally ang company. So, ngayon, ang mangyayari, magkakaroon na ng kickoff. So, ibig sabihin, by January siya. Kasi actually, totoo naman, parang pagkita mo year-end, year-end tas November. Di ba? Parang hindi pa nga tapos yung taon, tapos year-end. Di ba? So, ang usap-usapan, ang pinaka major na mangyayaring event kundi January. So, ang pagpunta ng mga members ninyo, maganda yun kasi may time palalo kapag ipon. And also, mas marami kayong madala dito. So, specifically with Holo, EJ, kasi gusto ko sana ng kausap si Sir Sam sa mga talagang doon. Sir Sam tsaka si RS para mapameeting sila. Pero ang balita ko with Holo, ang plano ata nila is bumaba pa rin sila ng November. Pwede nyo naman yan gawin eh. Pwede, it's up to you. With Holo kasi, bababa sila ng walang event para magawa nila yung mga need nilang gawin, such as mag-observe, magpa-meeting. So, parang yun naman yung concern nila. So, sa inyo, pwede nyo akong sabihan kung ano yung magiging plano ninyo, kung may plano ba kayong bumaba dito ng this year, kasi ilang taon na rin ang mga members so na hindi nakakababa. Actually, karamihan sa inyo, yung mga members ninyo, hindi pa nga nakikita yung bagong building ng Front Row. So, ang naabutan na nung iba, Pacific Century pa. Ilang taon na yung ano eh, yung pandemic eh. I guess some of you nakababa pa 2019. Ang tagal na. Tumagal ng 4 years yung member, mag isang beses pa lang nakakapunta ng opisina. So, medyo committed din yung mindset nila. So, ngayon, wala muna tayong any activity dito. And siguro, wala pang movement dito. Wala pa kami update. Pero, with regards to, yun nga, by June, kailangan na sabihan nyo na yan agad yung mga members. Kaya pansin nyo, nagpo-promo yung company, plus one lagi. Nag-dispose sila kasi panibago na yung gagawin nyo. Mas mababa yung pricing ng Front Row. Mas magiging mababa. Kasi nga, magiging locally made na tayo. So, medyo malaki yung magiging chance. So, ibaba nyo lang sa mga members kasi, pero syempre, piliin nyo. Kaya ako ito binabasa inyo kasi kayo yung magpapahype. Pero huwag nyo ibagsak the way na kung paano kayo babagsak. Pero ang akin lang, i-ready nyo lang yung mga, kailangan nilang i-ready yung mga members about the major change. Pero doesn't have to be, ano, to announce everything sa kanila. Okay, so, ano, questions, meron ba? Wala. Wala naman. Ano balibata yun sa Davao, bro? Ano balibata dyan? Ano kami lahat, Aps? Okay naman yung nagiging ano, Aps, collaboration ng buong Davao na this time. Kasi more on meet in the middle na yung nangyayari. At so, wala nang ano, wala nang parang first na ano, first submission. So, nagiging scenario, parang nagtutulungan na ba? Regarding naman sa ano, yung sa grupo naman talaga as a whole, I mean sa amin, right now, ginagapang pa talaga namin ang ano. So, mostly sa kanila, for this month of May, sinabihan ko talaga sila na settle nyo na lahat ng payment ng mga, ano, for example, sa bahay nila, mga ano. Tapos, sabi ko din sa kanila na tuloy nyo na pati sa next month, tsaka next month, hanapan nila ng paraan, tsaka nagsiselling kasi sila, sabi ko, sige, todo nyo na para by month of June tsaka July, ang focus ng grupo up is ano, pagbibuild na lang talaga, paghahanap na lang talaga ng tao. Kasi, ano up si, na-stress na din ako kakapanood sa kanila nagbebenta ng sabon, tapos ang init-init, ano, sabi ko, Kuchay Night, pinataon nyo na lang palang yan, so baka may grupo na kayo distance. Sabi ko sa kanila, this month, settle muna natin. Kaya yun up, lahat sila parang gapang stage talaga kami at hindi mo na, kaya hindi masyado malakas yung pasok ng tao sa amin at kasi halos silang lahat at sinesettle muna nila yung mga ano nila, payments nila, tsaka nire-ready nila for ano, next month.
So, yun na. May mga bago naman, pero paunti-unti lang ano. Yun na, ginagapang pa namin ngayon. June kasi at may, ano eh, may, yung sabi mo ba na pag changes ng company, may magiging event din kasi dito yung ano, sa pag-launching, relaunching ng company. May event kami dito. Ah, may event kayo dyan. Pupunta ba dyan si Glenda? Ano bang Hindi ako balibalita sure. mo dyan? Basta may bababa daw. Basta may bababa daw ng mga ano, mga endorser. Hindi ko sure kung ano, Ano bang di naman ako. balibalita, bro? Dyan sa inyo? Yung ano lang at yung sabi lang, yung regarding sa draft, yung sa product, yung bagong product, bagong changes sa ano, packaging ng product, yung mga laman ng product. Pero regarding dun sa change ng name sa company, di pa din is true, you know? Bale, more on sa ano lang, changes ng mga product. Tsaka, nung sabi mo last time, na may changes sa ano, sa mga pricing. Yun lang yung so far, ano at. Pero ano bro, hindi pa naman ano yon, hindi pa naman definite yung pag-change ng pangalan, no? So ano pa Parang naman ano yon lang. eh. Parang, ah, kasi si Sir, si RS, yung front row, ayaw niyang bitawan kasi nga ang ganda ng pangalan. Kumbaga parang among sa lahat ng kumpanya, hindi naman tayo katulad ng kunyari AIM Global, IM Worldwide na katulad, di ba? With front row kasi, mukha siyang agency talaga na parang modeling. So parang ayaw siyang bitawan. So, pero since papasok na tayo sa international, so medyo, ano, medyo nilevel up nila. So, yan yung mga napag-uusapan na nung, panaw, nung mga taga UBelt na sila Philip Fuentes, yan yung mga napag-uusapan natin. So, sabi ko, kung magkakaroon ng pagbabago sa company na malaking change, dapat ma-hype natin yung mga members natin para hindi yung anticipated attrition. Kasi syempre may mga hindi makakasabay. So at least man lang ma ano yan eh, napaka necessity yan sa atin kahit gaano kag ayaw ko parang there's something with well lahat talaga ng tao kapag hindi lahat ng tao able na makapag-adapt agad when comes sa pagbabago. So expect ko na yan na may mga tao talaga na kahit gaano kaganda talaga hindi pa rin makakakapit. Ayun. So, i-excite na lang yung mga members. Tapos, bantay tayo kasi magkakaroon daw ng event din ata yung front row. Hindi ko lang alam kung online and on-site ano yung maging ano regarding sa launching na ito. So, talagang medyo ano pa kami. Parang, alam mo yun, medyo clueless pa kami. Pero, ang kalamba kasi ng office, isa ako sa mga medyo humahalilis sa kanila. Nagkaroon sila ng bagong opisina pero yung office nila hindi pa binalagyan ng stickers kasi nga daw i-a-align siya sa magiging bagong front row. So, ganoon. So, talagang even endorsers medyo mag-iba nga din ba. So, ayun, yun lang naman ganap dito. So, in-update ko lang kayo para ma-i-ready ninyo magiging plano ninyo. And kami rin sa YouBelt, may mga ginagawa rin kami mga movement para makasabay din kami agad at hindi masyadong dumami yung attrition on that. Ang ano, EJ, ang Zamboanga pala, pupunta si Sam Versosa dyan. Aware ka? Pupunta daw si SB ng ano, ng Wednesday ba? Bukas ba? Tapos na yung event dito, Apps. Kasi pumunta rito yung pumunta dito si BBM Apps nung 9 and 10. Yun dapat sumama yung pupunta. Siya? Hindi Apps, hindi siya nakasama. Yun dapat yung pupuntahan niyang event. Kaso hindi na tuloy Apps. Ah, okay. Oo nga, pumunta nga si BBM na dyan. Kahit ako. Yun yung Apps eh. Kaya sabi, ihasama daw. Okay. So anyway, yun lang naman. Balitaan yun lang si Jam regarding this, Darren and Jacob. Tapos, update-update na tayo. Okay, yun lang. May questions ba, guys? Sagitan talaga yung meeting natin. Wala naman. Violent reaction, wala naman. O siya, o sige na. Magsama-sama tayo at tumataw muli at maghabol sa pro. Okay, okay. Yeah. Yun na lang, guys. Picture, guys. Okay. One, two. Happy birthday, Sean! Happy birthday, bro. Thank you. Happy birthday, bro. Ingat. Happy birthday, Sean.